Actually, ang gawain po ng education o pagbibigay ng tamang kaalaman sa area ng pag-iwas sa karamdaman ang numero uno na kailangan maunawaan at maintindihan ng ating mga kababayan. And that is the reasons why we keep giving these kinds of health educations every Sunday so that when you go home, you will learn something about the area of prevention. And that's what this seminar is all about, that we are giving vital informations, especially in the area ng cause ng disease. Kasi alam natin ang numero uno na problema ay itong health-destroying habit. Kaya kung pag-aaralan po natin ang gawain po ng medical work, ay kung paano mabawasan ang krimen o krisis o trahedya ng maraming mga tao ang namamatay dahil sa simpleng bagay na hindi nila alam ang pagsunod sa batas ng kalusugan. Katulad ng bumbero, ang trabaho nila ay tigapatay sunog. Ang trabaho ng mga PNP o ng military ay pababain ang krimen. Sa ngayon sa akin natutunan ay ang trabaho ng mga manggagamot ay pababain ang karamdaman na kailangan pala ibuhos at ibigay ang tamang impormasyon kung ano ang kadahilanan kung bakit napakaraming namamatay bunga na hindi nila alam ang dahilan. And a lot of people are developing disease without even knowing it. Kanina lang, galing ako doon sa kaibigan ko kasi ililibing po siya ngayon. Ang bata pa lang niya, 50s pa lang, inatake. Namatay po siya. Katutulad na lang po na pag pinag-usapan po natin ang natural medicine, gift po ng Panginoon yan. Kaya nga sabi nga, there are so many ways of practicing healing art. But there is only one way that God's approved. Alam niyo po, pag merong approval ng Diyos, eh talagang masasabi ko na guaranteed dito na hindi tayo dapat mag-deviate o mag-isip ng kung ano-ano. At hindi po pwedeng konsensihin ng Panginoon ang napakaraming mga tao. Dahil alam niya, kaya maagang nababawian ang buhay, bunga, hindi sumusunod sa tamang pamantayan ng pangkalusugan. At matapos ninyong maintindihan ang part ninyo sa inyong sariling katawan, meron na kayong choice kung anong desisyon ang inyong bubuin para ingatan ang tanging kalusugan na ninanakaw ng modernong kapaligiran. Kaya pag pinag-usapan natin ang natural way, pumapasok po dito yung walong utos ng Diyos na hindi po pwede nating baliwalain yan. Dahil pag binawasan natin yan, ang result niyan, karamdaman o maagang kamatayan. Kaya kung pagkaminsan, napakahirap pong magbigay ng health lecture, siyempre, sa social media tayo. Live tayo. Kaya sa lahat po ng viewers naman ngayon, kami po ay naniniwala na pwede tayo magtulong-tulong upang i-text ninyo yung mga kamag-anakan ninyo na hindi na kailangan nilang pumunta ng live dito sa Kapasigan para makapakinig
ng seminar ni Dr. Tam dahil live na tayo, saan? Sa Facebook. Itatype nyo lang yung Dr. Tam. Lalabas na. Kaya wala na tayong maidadahilan na hindi ninyo napapakinggan at nalalaman kung bakit tayo ay napasok ng tinatawag na crisis na napakaraming sakit ngayon sa buong sanlibutan, na hindi nyo ba nalalaman na numero uno na ang bansa natin sa Asia sa sakit na cancer? Kaya pala ako yung nagbibigay po ng seminar, bato-bato sa langit, ang tamaan, mag-vegetarian na. Alam niyo po ba ang numero unong pumapatay sa tao sa buong mundo? Hulaan niyo, nanay. Anong sakit ang number one pumapatay sa tao ngayon? Cancer. Cancer, ikaw tatay. Tama, cancer. O cancer daw, hindi ho. Katakawan. Food addiction. Baka akala ninyo, cigarette addiction lang ang pumapatay sa tao. Mas madali ngang mamatay ang tao pag addicted sa pagkain. At paano malalaman ang isang tao ay isang may addiction sa kanyang katawan? Na matakaw. Malalaki ang tiyan. Pag malaki ang tiyan mo, arde ka. Pasensya na kayo, ah. Lecture lang ito. Kasi ako rin naman, nagdaan dyan. Alam nyo ba, 19, at the age of 30s, I was weighing 185 pounds. Nang malaman ko po itong liwanag tungkol dito sa lifestyle, sabi ko sa sarili ko, siyempre, padre, di pamilya ako. Paano na lang kung bumigay yung katawan ko? Paano ko susuportahan ang pamilya ko? At nang nagkaroon nga po ng breast cancer ang misis ko sa Amerika, dahil mahilig kaming kumain sa restaurant, hindi ko naman sinisiraan kung anumang restaurant yan. Natapat lang siguro. Dahil nung nasa Amerika kami, dahil Chinese ang misis ko, puro kami sa Chinese restaurant. Pasensya na kayo, hindi naman nakaka-cancer siguro yung Chinese food. Pero talagang mahilig kami sa karne. Doon ko lang natutunang manalangin ng seryoso sa buhay ko kahit ako isang Kristiyano. Pag pala mamamatay na yung kapamilya ninyo, doon ka dapat lumuhod at makipag-communicate ka sa Panginoon kahit anong religion nyo. Dahil ang religion, hindi makapag-aharang kung seryoso kayo na mananalangin at hihingi kayo ng tulong sa lumalang ng sanlibutan ito. Amen? Ang tanong, sino ba marunong manalangin? Tingnan nyo na, hindi lahat. E paano kayo gagaling? Kumbaga sa isang anak, wala kang magulang na mahihingahan ang iyong sama ng loob. Alam niyo ba pag ako may problema? Alam niyo ba kahit ganito ako, mabigat ang problema ko? Nananalangin lang ako. Alam niyo ba kung anong problema ko? Gusto niyo malaan? Nakakarasan pa ako ng mga 22 years old. Eh, kailangan ko manalangin dahil temptation yan. So, lahat po tayo ay meron tinatawag na personal na problema sa buhay. Hindi lang sa karamdaman. Problema ng tinatawag na kahirapan. Problema ng karamdaman. Pero pag hindi ka natutong manalangin at tumingin ng tulong sa merong tinatawag na tunay na kalakasan, hindi natin kayang labanan ang takbo at ikot ng sanlibutan dahil tayo nabubuhay na sa masalimuot at makasalanang kapaligiran. Amen? Kaya ang aking challenge sa inyo lahat, una, matuto kayo magtiwala sa Diyos. Pag wala kang pera, manalangin ka. Bibigyan ka. Alam niyo po yung building na ito? Nung nakita ko ito, abandon ito, nilis ko ng 15 taon. Nang pinaganda ko, inyutang nung may-ari sa bangko, hindi biniyara. At siyang sabi ng bangko, para raw magamit ko itong building na ito, dahil sasara na. Kailangan ko raw bayaran lahat yung amount na kailangan nila. Nanalangin ako ng Sabado ng gabi, kinabukasan ng Linggo ng umaga, Sunday, punong-puno ng tao, at the end of the day,
ng binilang ng misis ko, yung bilang ng pera, sakto sa hinihingi nila. Amen? Kaya kung may problema kayo sa pera, saan kayo tatawag? Sa Panginoon, huwag sa tao. Kaya kung kayo may problema sa buhay, karamdaman, saan kayo tatawag? Sa Panginoon. Pero yung kapatid ko, sabi ko, pag may problema ka sa pera, humingi ka sa Panginoon, manalangin ka. Matapos pong manalangin, ang sabi niya, ang sabi raw ng Panginoon sa kanya, pumunta sa akin. Eh, di binigyan ko. Eh, yun daw ang sagot sa panalangin niya. Kaya pag may mga karamdaman kayo, unang-unang gagawin ninyo, magpakumbaba lahat tayo. Aminin natin na hindi dadapuan ng sakit ang katawang ito kung wala kayong kamalian na ginawa sa katawan ninyo. At kung hindi kayo handang magbago, huwag kayong humiling at huwag kayong mag-isip na tutulungan kayo. Dahil ang ibig ng Panginoon, kung nagkasakit ka, dahil naninigarilyo ka, hindi ka niya i-bless pag hindi mo hininto ang paninigarilyo mo. Amen? For example, puyat ka ng puyat. Alam mo naman na alas 9 ng gabi ang pagre-repair. Lalo na yung baga. Tapos kung matulog ka, alauna. Then pagpunta mo sa hospital, dahil nagkaroon ng chronic fatigue syndrome, nakita, mababa yung dugo mo, yung volume ng dugo mo, mababa, hirap na hirap pampampuso mo, naninikip ang dibdib mo, pupunta ka sa doktor, maghahanap ka ng kagamutan, ang problema, yung pagpupuyat mo. Ano ang gamot sa naturopathy? Huwag mag puyat! Sino po ba rito natutulog ng alas 9 ng gabi? Taas na kamay. Kita nyo na. Lahat kayo. Ayaw matulog ng maaga. Kaya ginawa ng Diyos ang araw para magtrabaho. At pag lumulubog ng araw sa amin sa probinsya, naglalatag na kami ng banig. Ibig sabihin, matutulog na. Mula nung nauso yung gadget at nauso yung television, ang mga tao sa sanlibutan, ginagawang araw ang gabi. Kaya maraming hindi nagkakaanak. Alam nyo ba ang maling tinatawag na dahilan kung bakit marami yung hindi nagkakaanak? Dahil sa puyat. Sino po rito ang may asawa na walang anak? Isang kamay. Tuturuan ko kayo para kayo magkaanak. Anong oras kayo natutulog? 11 or 12. 11 or 12. Talagang hindi kayo magkakaanak. Ito, walang green ito, ha? Kung gagawa kayo ng baby, huwag sa gabi. Dahil pagod na kayo maghapon. Ang tamang paggawa ng baby, alas 10 ng umaga. At least kitang-kita pa. Eh, totoo yan eh. Kasi nakapagpahinga ka the whole night. And then kinabukasan, kumain ka ng magandang almusalan. Mag-shower ka. And then pag naramdaman mo na ready ka na, believe me, yung mga kailangang magkaanak, hindi po nahihirapan mabilis silang magkaanak. Meron po akong kukwento sa inyo, totoong istorya dito. Meron pong mag-asawa na pumunta rito. Nasa 45 years old na yung babae. Pero may anak na sila. Right after po na nag-undergo ng cleansing and nutritional therapy, after 1 month, umahangos. Alam niyo bang sabi niya, Dok, buntis ako. Sabi ko, nagulat ako. Bakit ako kailangan titigan na sasabing buntis siya? Eh, may asawa naman siya. Kasi po, halos magme-menopause na nang nag-check pala ng live green, kasi ang live green po, doon sa mga hindi nagkakaanak, pag nag-check ka ng live green at nag-vegetarian ka at nag-cleansing ka, yung hindi magkaanak, believe me, magkakaanak kayo.
Kaya huwag na kayong manghinaan ng loob. Habang buhay, may pag-asa. Last Sunday nga, dinidiscuss ko lagi yung regeneration process eh. Ito palang katawan natin, isang miracle. Kaya pala nang malaman ko sa anatomy, yung palang sperm cells na nire-release ng lalaki pag magkakaanak siya, 500 million pala ang bilang nila. At isa lang sa 500 million ang magmamatch sa egg cells ng babae para maging anak nila. Just imagine that, 500 million ang nilabas ng inyong ama. At sa 500 million na yon, isa lang ang mananalo doon. At iyon ay kayo at ako. Kaya kung tatanungin ninyo ako, yung paglabas ninyo sa mundo, pribilehyo ito. Ibig sabihin, panalo tayo. Amen! Kaya bakit nyo babarabarahin ang katawan nyo? Ingatan natin ito. Kaya naging advocacy ko na aking bubuksan ang tinatawag na kaalaman ng pangkalusugan na inaagaw ng kaaway dahil alam niya pag nagkaroon tayo ng problema sa pisikal, mahihirap ang mabuo natin ang tamang kaisipan na mayroong relasyon sa ugali ng tao. Kaya marami mga tao na nasisira ang kanilang ugali dahil mayroong karamdaman. Lahat po ng may sakit, mainit ng ulo niyan. At ang isa sa pinanggagalingan ng init ng ulo, gusto niyo malaan? Sa physiology ng digestive system, every 24 hours, right after meal, kailangang idumi mo yung byproduct ng kinain nyo. Malinaw. Tandaan ninyo ito. Pag kumain ka ng almusalan, bukas ng almusalan, dapat pumunta ka sa palikuran. Pag nagkaroon ng delay ang pagdumi nyo, babarayan sa pituka nyo at malalason ang dugo nyo. Kung tawagin ay auto-intoxication. Kaya ang nadiskubre ko na numero uno na kailangan ng tao ay kung papaano linisin ang lugar na siyang pinanggagalingan ng lahat ng source ng karamdaman na kung tawagin ay cleansing. At aking ding nalaman na ang mga tao, pag nadidelay ang pagdumi nila, nagiging mainitin ang ulo. Pag hindi ka nadumi ng tatlong araw, huwag mong basta biruin yan. Mumurahin ka yan. Alam niyo ba na napakarami ng mga mag-asawa na kahiwalay? Sa simpleng bagay. Yung pala, hindi nadudumi yung misis niya. Yung pala, pati yung mister niya, hindi rin nadudumi. Dahil parehas na mainit ang ulo nila, nagkahiwalay sila. Kaya kung gusto ninyo hindi magkahiwalay, magsipaglinis tayo ng bituka. Kaya nga, nagbibigay kami ng libreng cleansing doon sa mga walang pera. Pero kung may pera naman kayo, sana bumili naman kayo. At pag naranasan ninyo na gumaang at gumanda yung pakiramdam ninyo, unang-unang iisipin ninyo, baguhin din ninyo yung pamamaraan ng pagkain ninyo dahil ang pinanggagalingan ng tinatawag na abnormality sa process ng digestion at yung tinatawag na process of elimination, mainly, hindi kumakain ng tama. Apat na maling pamamaraan ng pagkain. Huwag kakain ng stress. Pag kumain ka ng masama ang loob nyo, o stress kayo, hindi kayo matutunawan. Kaya bawal kumain ng galit at stress. Patawarin nyo lahat ang sa inyo'y nagkasala. At kung may utang ka at stress ka, hindi mo bayaran, hayaan mo ang ma-stress ay yung nagpautang sa iyo.
Number one. At huwag kakain ka ng mabilis. Nguyain ninyo. Kaya nilagyan tayo ng itin dito para ngulitin at durugin yung solid na kinakain ninyo dahil wala naman tayong itin sa tiyan. Kaya mangyari, hindi kayo matutunawan. At pag hindi na kayo natunawan at na-delay ang pagdumi ninyo, lagi nakasimangot ang mukha ninyo. Nakikita ko sa mga itsura ninyo, marami sa inyo ang hindi nadudumi ng normal. Taas ang kamay, bibigyan ko ng 50% discount. At huwag kakain ng malakas. Ang tamang pagkain, maglaki ka ng konting kanin sa tasa. Maglaki ka ng konting beans. Maglaki ka ng konting gulay. Pag naubos, ayos na. Eh tayo mga Pilipino, magluluto na isang kaldero. Hanggang may tutong yan. Uupakan yan. Kaya ano nangyari kay nanay? Ang laki na dyan. Alam niyo po ba yung pagtawa? Ang pagtawa po pala ay nakakabata. Nakapagpapagaangan ng pakiramdam. Nawawala yung ating kapaguran. Sumasaya ang immune system. Nagkakaroon ng tinatawag na healing. Kaya ang kalungkutan at stress sa buhay, numero unong, killer po yan. Kaya ang pagtawa po, huwag ninyong titipirin. Kaya nang makita ko si nanay, ilang taon na po kayo? Ha? Magsintanda halos pala tayo. Tayo pala yung magkakababata. Pero ang pinagmamalaki ko lang, yung mga kaedad ko na ayaw maniwala sa nilelecture ko, ting magkikita-kita kami, naluluha sila. Kasi mukha na pong lolo sila. At yung iba naman, ganyan maglakad. Kasi na-stroke na. Pero palibasa ako, hindi ako makain ng bangkay. Alam po rin niyo, pag ang manok ay nasa gasaan ng jeep sa kalsada, namatay, anong tawag nanay? Bangkay! Siyempre, patay na manok. Anong pagkakaiba ng manok na nasa gasaan sa kalsada na ginilitan? Anong tawag doon? Bangkay din. Alam niyo po ba, pagka namatay na ang karne, ang hayop, dapat siya nililibing. Ang ginagawa ng tao, ginagawang libingan ang kanilang tiyan. Kaya yung amoy ng hininga at putot, amoy patay. Nang pinag-aralan ng siyensya, na ang mga patay na hayop pala ay napakataas po pala ng tinatawag na cancer cells. At pag pala yung mantika o yung cholesterol o sebo ay dumaan sa mainit na temperatura, nagkakaroon ng chain chemical reaction na kung tawag ni methyl cholandrin and benzopyrin pag binarbikyo yung tinatawag na karne na paborito nila. Kaya nung malaman ko ito, bumalik ako sa original na nakatulad sa Genesis 1:29. Nag-desisyon kami na magbabago ng lifestyle. Kaya nakita ko habang tumatanda ako, tumatanda yung edad ko, pero yung mukha ko naiiwan. Kaya ang sabi ko nga sa inyo, kung minsan, nakakrasan pa. Kaya yung mga kalalakihan, gusto nyo kayo makrasan, pag-vegetarian kayo. Alam niyo po si Mrs. Sosa, nagkaroon ng cancer ito, thyroid carcinoma. Nalaman niya yung tinatawag na benefit ng pagkain ng natural. Dahil nagkaroon siya ng mabigat na karamdaman. Ang sabi ko sa kanya, hindi ako takot sa iyong karamdaman. Ang takot ako kung hindi mo tutundin ang tamang pagkain sa iyong katawan. Matapos po siyang sumunod sa programa,
sa napakarami ng karamdaman ng doktor na kanyang napuntahan. After 3 months to 6 months, ganyan po ang kanyang naging katawan. Kaya kung tatanungin ninyo ako na imposible ba na mabago ang ating kalusugan, posible na tayo makapagbuo ng bagong katawan dahil ang katawan po natin ay nagpapalit every 3 months ang dugo, nagpapalit ang tissue within 6 months, and within a year, nagpapalit ang lahat ng organ, which include the brain. Panginoon lang ang nagbigay niyan. Kaya kung malalaman ninyo yung totoo, kung paano napakahalaga ng katawang ito, katulad ng kidney, hindi ginawa yan na kung tawagin ay pagkonting problema, tatanggalin at ooperahan. Hindi disposable ang organ ng ating katawan. Pasensya na kayo, huwag kayong magdarandam kung medyo may joke ko ng konti. Totoong nangyari ito. Meron pong pasyente sa Dubai. Sobrang kirot doon ng kanyang tiyan. Nang nagpa-diagnose, isang opinion lang, tinanggalan ng kidney. It happens, nung natanggal yung kidney, hindi na wala yung kirot at sakit ang kanyang tiyan. Sabi niya, bakit tinanggal na? Bakit ang kirot pa rin? Hindi nawawala ang kanyang kirot na nararamdaman. Nang napag-aralan, hindi pala kidney ang may problema, kundi yung gallbladder, may gallstone siya. Kaya sabi ng doktor niya sa Dubai, wala na po tayong magagawa dahil natanggal na. Tatanggalin po natin ang gallbladder niyo, didiscountan ko na lang po kayo. Umuwi ng Pilipinas, napanood ako sa Salamat Doc, gallbladder cleansing namin, flushing, nawala yung gallstone, nawala yung kirot ng katiyan niya. Pero hindi maiwasang umiiyak siya. Ang iniiyak niya, nawala na yung kidney niya. Ang sabi ko sa kanya, sa susunod, dapat may 3 opinion ka. Sa susunod ulit, sabi ko, mag-ingat ka sa mga tigatanggal. Kaya nagbibiro ako, mag-ingat sa mga manananggal. Hindi namang masamang mag-ingat eh. Bakit hindi magkaroon ng third opinion? Ang tanong, maibabalik pa ba? Wala ka nang magagawa dahil nakapirma ka. Kaya ang sabi ko nga sa inyo, kung may kirot kayong nararamdaman, huwag agad tanggal ang resulta. Kailangan ninyong tingnan muna ano ba ang cost ng pain ninyo. At pag meron kayong kirot na nararamdaman sa inyong loob ng katawan, huwag lang kayong kumain for the whole day. Uminom kayo ng maraming tubig. Mag-cleansing kayo. At kung masakit, uminom kayo ng turmeric tea. Natural pain reliever. Ilubog ninyo ang paa ninyo sa mainit na tubig. Marireverse po yung pain na yan. At pag nawalan yung pain ninyo, believe me, sasabihin ninyo, okay pala ang katawan nyo. Huwag kayong iyakin. Maraming mga Pilipino, ang takaw-takaw. Pag merong nararamdaman, gusto biglaan. Mawala ka agad. Kaya nangyari, yun na nagiging bunga ng kanilang pagiging impatient. Anyway, hindi ko po pinapatamaan. Wala akong pinapatawaan dito dahil nasa social media. Ito lang po ay karanasan na ang pinaka-purpose nito, kahit ang mga medical doctor na kaibigan ko, hindi rin basta nagtatanggal ng walang 3 opinion. Nangyari po yan sa Dubai. Sino po ba rito ang natanggalan na ng kidney? Mabuti naman, wala pa. Gallbladder. Gano'ng katagal na? Ha? 1986 pa po. Pag natanggalan tayo, kayo, ng gallbladder, pag hindi kayo nag-vegetarian, masisira ang inyong liver at pancreas. Dahil yung mga mantika niyan, hindi na basta kadong kadaling handling yan. Kaya mapapayo ko doon sa mga tinanggalan ng gallbladder, kumain ng maraming gulay at iwasan ng mamantika. Malinaw po ba, nanay? Kaya natin dinidiscuss yung prevention. Kasi ang katawan natin, for example, nakakain ka ng junk food, nakakain ka ng maalat, nakakainom ka ng soft drinks.
What can you expect sa kidney nyo? Siyempre, kakapal lang tinatawag na sediment yan. Dahil bago papasukin ang dugo para ipump ng puso, ang gagawin ng kidney, idadialysis yan, kanyang gagawin bago makapasok sa loob ng katawan yan, haharangin muna yan. Sa paglipas ng matagal na panahon, hindi nyo namamalayan, humihina na yung functions ng kidney ninyo. Kaya dumudumi yung tinatawag na dugo ninyo. At nang malaman namin ito ng mga natural practitioner na ang kidney pala ng tao ay pwedeng linisin. Kaya marami po rito yung kinikidney dialysis eh. Nang dinialysis namin yung katakawan eh. Kasi yung katakawan ang unang dapat ayusin eh. Eh kahit i-dialysis mo yan, kakain naman ng bawal. Kaya nangyari, parang pabalik-balik lang. Nababypass yung kidney. Sa halip na mag-undergo ng program, na magbago sa kanilang lifestyle, hindi na bibigyan ng tuon kung ano ang kadahilanan, kung bakit maagang bumigay. Daanin muna natin sa santong dasalan before we will undergo with santong paspasan. Kaya kung tatanungin ninyo, hindi nyo kailangan masira yung kidney ninyo bago linisin ang kidney nyo. Ang kidney po natin nadudumihan, lalo-lalo na sa mga taong hindi vegetarian. At tulad ko, vegetarian ang ako. Every 3 months, nag-cleansing ako ng kidney. At kung gusto nyo itry yung kidney cleansing, magbibigay ako ng 50% discount. Pero karina sa Pilipino, pagdating sa kalusugan, tahimik po yan. Kita nyo, tahimik lahat kayo. Nag-isip na kayo. Iniisip nyo agad, mababawasan ang pera ko. Pero alam nyo ba, pagdating nyo sa hospital, kwentahin ninyo kung magkano gagastos sa ninyo. Samantalang pinagbibigayan ko na. Alam nyo ba, meron akong lagi nababanggit ito. Si Yolin Mihino, baka nanonood siya ngayon. Nagkaroon po ng cancer sa lalamunan. Nagpunta ng Pilipinas, nagpagamot dito. Nang bumalik ng Amerika, dahil hindi pa totally galing ang cancer niya, medyo lumalala yung pakiramdam niya. Lumaki lalo yung bukol ng liig niya. Ang sabi ko, dahil nandyan ka na, pumunta ka dun sa Reno, Nevada. Pumunta siya sa Reno, Nevada. After 3 weeks po, na idineretso na sa dugo niya yung mga nutrients and antioxidant na kailangan niya dahil lumina na yung liver niya. After 3 weeks, lumakas, lumiit yung bukol niya. Kaya hanggang ngayon, buhay pa. Samantarang late stage na siya, yung hospice na sana. Pero alam niyo ba kung magkano binayaran niya? $23,000 for 3 weeks program. Oh, bakit hindi kayo umamen? Pero dito, napansin ko, binibigyan na nga namin ng 50% discount para lang mag-man-man. Dahil yung pong mga produktong ito, tumitigas. Kaya kailangan isa kayo sa aeroplano. At hindi ito yung produktong anytime na bilhin mo, makukuha mo. Binibili lang namin, disensyo ito sa tao na mayroong karamdaman na minimum na 3 to 6 months ang programa na kailangan niya dahil pag cancer ang sakit ninyo, hindi po pwedeng unti-unti lang yung take niyo sa tinatawag na supplement na kailangan ng dugo niyo dahil kailangan mapalitan ng bagong dugo, yung dugo ninyo, para mag-recreate ng panibagong organ at mawala yung sakit ninyo. Pasensya na kayo kung bakit ko diniskas ito ah. At napapansin ko ako yung nag-oobserba. Pag nandun na sila sa counter at magbabayad na, nakasimangot. Ang lungkot-lungkot ng muka. Alam po ninyo, pag may sakit kayo at nalulungkot kayo sa binabayad ninyo, huwag na kayong bumili kasi hindi rin kayo gagaling. Eh, alam ko mga gawa, nagpapakatotoo ko. Hindi naman namin kailangan dumami yung pasyente dito. Ang gusto namin ang dumami, yung katulad ni Mrs. Sosa, na gumaling talaga yung cancer niya. At nang in-interview siya sa television, sa Channel 2, hanggang ngayon buhay pa siya, tawagin po natin si Mrs. Sosa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Baby Sosa po,
Santolan, Pasig. I have 6 live births, 5 living children. Since 1991, I've been under the supervision of medical doctors in Metro Manila, particularly St. Luke's Medical Center and Medical City. Ang aking pong karamdaman, from head to foot, every day of my life, headache. Meron po akong insomnia, sakit po ng matatanda. I'm 71 years old, this coming August 1. Lahat po, insomnia. Meron po akong cancer of the thyroid. Very strong po ang family history namin, ang cancer of the thyroid. One of my sisters died because of cancer of the thyroid. Meron po akong bukol sa tiyan. Yung pong bukol sa tiyan, supported by gastroscopy and biopsy, St. Luke's Medical Center. Pero awa po ng Diyos, hindi po siya malignant. Pero patuloy pong lumalaki yung bukol. Ako po ay merong fibromyalgia. Fibromyalgia is a crippling disease affecting the nerves, the ligaments, the tissues, and the muscles. Kaya po, every day of my life, I'm in pain. Lahat po ng arthritis, meron po ako, rheumatoid, osteo, yung mga buto-buto, medyo bumabalubaloktot na. Lahat po ng klaseng arthritis, family history din po sa mother's side. Sa dami po ng aking iniinom na gamot, hindi po nababawasan yung sakit ko. Dadagdagan po. Meron din nga po pala akong mild fatty liver. Meron pong hypertension. Sabihin natin, yung pong lahat ng sakit ng isang matanda. Ayokong sabihin matanda eh. Kasi sabi nila eh, matanda daw kalabaw eh. Pero anyway, sabihin na lang natin, age, calendar age, yun na lang po. Anyway, after being good to myself, after following all the advice of all my medical doctors, in doon nga po sa dalawang malaking hospital, awa po ng Diyos, buhay pa naman ako. Kaya lang, I'm starting na ma-paralyze. Dito po, medyo malakas po ang loob ko. Pero nung nararamdaman ko po na ako ay medyo malapit na siguro, nagbibili na ako sa anak ko kung ano mga dapat nilang gagawin. It's timely na napakinggan ko po sa radio si Dr. Tam with Eileen Bailon. Kaalamang pang, ay, this, ano yun, sa government, ano, government station. Doon po, sinubukan ko lang. September 19 of 2001, nagpunta po ako dito, sinubukan ko, subok-subok. Kaya lang po, sabi po nila, mataray daw ako. Medyo mataray po. Hindi po ba ang mga may sakit, masungit? Kapag ka po may sakit, lahat na lang ng bagay. Sabi po nila, mataray daw ako. Dahil ang sabi ko po sa kanila, I'm giving you 1 month para po maramdaman ko kung ano nangyayari sa akin. Sabi, 11 years ka sa medical doctor, tapos sasabihin mo sa amin ngayon, 1 month, binibigyan mo kami ng 1 month, ano ba to, suntok sa buwan? Sabi ko po, no. Ang sinasabi ko po, 1 month is a very reasonable time for your body to feel kung may nangyayari or wala. Kasi po, before ako napunta dito, nasubukan ko na po ang napakaraming alternative medicine. At lahat po sila, try out ko is 1 month. Pag wala pong nangyari, umaalis po ako. Kaya nga po, nung sinabi ko sa kanila na ganon, taray, sabi niya. Sabi ko, 1 month is a very reasonable time for your body to feel kung may nangyayari or wala. Kung wala pong nangyayari, despite susundin ang kanilang protocol, huwag niyo lolokohin sarili niyo. Umalis kayo. At iyon po ang ginagawa ko. Pero since 2001 up to the present, nandito pa po ako. Sa katigasan po ng ulo ko, hindi po ako madaling pasunurin. Yun po yata ang matatanda, matigas ang ulo. Pero anyway, ang sinasabi ko po, para sa sarili ko, hindi ko po lolokohin ang sarili ko. Pero bakit nandito pa din ako? And so, yung pong procedure nila, sinunod ko, and I have to put Dr. Tam into the test. I have to go over the internet, buy books, and up to the present, I am a living witness dito po sa ginagawa ni Dr. Tam.
sa sabihin natin, halos madalas po ako pumupunta sa US, and so, na-observe ko po kung ano talaga. And the latest po, pagdating ko dito, the more po, the masyado akong masigasig sa pagtulong, sa pag-promote sa advocacy ni Dr. Tam all about health. Dahil nakita ko po, nandito ang katotohanan at kung ano po ang ginagawa ni Dr. Tam, this is really a mission. Actually, I was invited to attend a seminar around $40 ang payment. Kung narinig po ninyo the truth about cancer, yun po, ini-invite po ako ng mga friends. Kaya lang po, mahilig po ako sa libre. Instead na mag-join ako ng seminar, I have to go over to the internet, nag-link po ako doon sa site nila, at nakuha ko po yung pangalan ng mga doktor doon, at meron po akong email address na binigay. Kaya po ako, supplied po ako ng current information. Sa nakikita ko po, we are so blessed. We are so blessed. Counting our blessings, ito pong ginagawa ni Dr. Tam is indeed a mission. Bakit ko po nasabing mission? It's because opening the minds of the Filipinos para po sa atin ding pong kagalingan. Sa totoo po, buti ngayon, open na po ang US. Kasi po sa US lang naman ako eh. Open na po sila at napakarami na nagpa-practice ng natural medicine. Ang sinasabi ko po, si Dr. Tam, 2000, kung 2001 pa ako dito, that means 16 years. Kung 16 years ako dito, it means mas matagal pa sila sa 16 years, let's say 20 years. And counting our blessings, sabi ko nga po, napakaswerte natin. Everything is given to us. Supplied the knowledge. Ang huwag po ninyong tatanggihan, yung pong knowledge na ibinibigay po nila. Kasi po, pag hindi po ninyo natutuhan o hindi ninyo na-internalize yung gusto nilang sabihin, hindi po ninyo ma-appreciate yung pong ginagawa. Pero ako po, every week halos, nandito po ako, pag wala din po lang akong lakad. At ito po, sinusuportahan ko po ng research. And lately, binili ko po yung mga products na sinasabi sa internet. Dahil ako po, familiar na ako sa mga products ni Doctor, alam ko kung paano siya gamitin, alam ko kung paano magkasakit, alam ko kung ano yung laman ng product dahil matagal na po akong user and up to this time, ako po ay gumagamit. I have to buy the products. Hindi po mura. Mahal din po yung product. At analyzing the contents, very analytical po ako. Ewan ko kung dahil masama ang ugali ko or what. Ang lagi ko pong sinasabi, this is my body. Ako po ang affected. Ako po ang gumagastos and my family. Kaya nga po, very analytical ako sa nangyayari. And comparing the products, nakita ko po, maganda at superior ang products natin. Particularly Live Green. Yun po ang aking masasabi sa inyo. Ako din po, since December at saka po lately, galing po ako sa US, I'm a witness to a case of breast cancer terminal case after po na magpunta sa iba't ibang hospital. Witness po ako, nagpunta po ako doon and medyo meron po akong mga doctors na sabihin natin na nakita doon. Yung pong case na yon ng stage 4 cancer, breast cancer, nag-try po siya ng alternative medicine doon. Ang sabi po niya, it doesn't work. Pero sa totoo po, it doesn't work because pag hindi po alam ang konsepto kung paano siya mag-work, mahihirapan po. And I'm also a witness do sa klase ng treatment na ibinigay sa kanya. Nandoon siya sa malaking, isa sa pinakamalaking hospital sa US. Pero before po doon, marami siyang hospital na napuntahan. Finally, she decided mag-chemotherapy. Nito pong lately lang, nag-decide siya na mag-chemotherapy. After just 2 sessions of chemotherapy, bumagsak po ang kidney. Hindi na po nag-function ang kidney, hindi na po nag-function ang liver, at ang nangyari po sa kanya sa ngayon, hindi po siya naka-recover, nagkakaroon ng blood transfusion,
and she's now under hospice care. Ito po ay konkretong batayan na ang sinasabi po ni Dr. Tam dito, chemotherapy doesn't work. Mas maganda po talaga yung natural. At hindi lang po chemotherapy. Ang nakita ko po, ang system ni Dr. Tam ay napakasimple. At nang dahil po sa kasimplihan, the 8 laws of health, especially yung hangin, yung tubig, at yun pong heat, yung araw na tinatanggihan natin na tayo ay takot na takot sa sinag ng araw, hindi po natin alam. Ito palang mga bagay na ito, ang napaka-importante aside dun sa nutritional requirements ng ating katawan. Ang kailangan po ng may sakit, sabi nga, lalo po yung may mga cancer, kailangan po is cell oxygenation. Kailangan pong ma-oxygenate ang inyong cells down to the cellular level. At ang nakakagawa po niyan, ang live green. Para po doon, ang kanilang oxygenation, meron po silang ginagamit na machine. Bakit po kailangan natin na gumamit pa ng machine? Meron po tayong dagat, meron tayong bundok, at meron po tayong live green. Yun po. Ang kanilang heat therapy also, machine na naman, lahat machine. Nakita ko po, yung ginamit sa kanyang machine. And I have the pictures with me. Machine na naman. Ang kailangan natin, hindi po machine. Sinag lang po ng araw. Kumbaga sa ano po, napakasimple, natural, kaya po hindi mapaniwalaan. Ngayon, ang nakakalungkot nga po sa atin dahil sa simple, hindi po natin ma-appreciate. Pero kung makikita po natin ang kahalagahan ng bawat sinasabi, makikita po natin, iyon po pala yung kailangan ng katawan natin. Tayo po, ang tao, galing sa dust. We came from dust. Ang kailangan pong nutrients ng katawan natin ay galing sa soil. Kaya po pala, ina-analyze ko po lahat ang sinasabi ni Dr. Tam. I'm sorry, Dr. Tam, kung medyo ina-analyze ko lahat yung sinasabi mo dito. Pero dahil po tayo ay galing sa lupa, ang kailangan po natin ay ang nutrients na nanggagaling sa lupa at lahat po niyan ay plant-based. Kung ine-expose po niya yung mga, sa mga patay na pagkain, sa mga hayop, kailangan po niyang gawin yan dahil ang nakakalungkot po. Lately, ang sinasabi nila, ang cause ng dementia, ang cause ng mga masyadong pagiging malilimutin, yun pong prion protein na kay Dr. Tam ko din po naririnig. Lahat po ng naririnig ko dito kay Doktor, ngayon lang po unti-unting pumapasok sa mga email ko. Kaya nga, kinukuha ko po siya, nasa sa akin. Speaking about live green po, kaya kong i-prove sa inyo ang live green. Because dahil po sa live green, ang aking panganay na anak, which is scheduled na magkaroon ng operasyon sa ulo, bibiyakin ang ulo niya because of sports injury 2 years ago, hindi po yan natuloy. Medical City. Bakit po nangyari yon? Against the will of the medical doctor, nothing by mouth. Pag sinabi pong MPO, nothing by mouth, pagtalikod ng doktor, nasa emergency room po ng Medical City, ang anak ko. Pagtalikod ng doktor, binigyan ko siya 2 tablespoons of live green. Kasi po, nakatanggap lang ako ng tawag. Nasa ospital ng anak ko, pinuntahan ko. Ayun nga, sabi ng doktor, sinalubong ako. The following morning, ooperahan siya because of 1-inch thick na blood clot sa brain. Pagka po ganyan, my son is only 42 years old then. 2 years na po yun. Sinabi ng doktor, ooperahin. Sabi, nothing by mouth. Anak ko ito, papayag ba ako na gano'n na lang ang mangyayari sa anak ko? Kasi po kami, merong usapan ng anak ko. Kung nawi-witness nyo yung mga na-stroke, nagkakaroon ng blood clot sa brain, inoopera po yun. Ang sabi ko kasi sa kanila, kung ako ay may stroke, huwag niyo akong ipapa-opera sa ulo. Pero this time, nangyari ito sa anak ko because of sports injury.
Pero yun nga po, katigasan ng ulo ko, it's a choice. Ano ba ang gusto ko? Pa-opera ko yung anak ko or what? Hindi ko po pina-opera. Pinainom ko 2 tablespoons of lye green every 2 hours. The following morning, matapos kuhanan ng dugo, pinainom ko po uli. And you know what? Just after 5 days na naka-stay sa hospital, ang aking pong anak is out of the hospital. Siya po hindi po na-operahan. And last Sunday, nasa US na po siya. Ganun po kaganda ang sinasabi ko sa live green. At pagdating po sa lasa, huwag po tayong masyadong maghanap ng lasa. Kasi po, sabihin natin, lasang damo. Yung iba, sasabihin nila, hindi masarap ang lasa. Why? Ang lalagyan nila ngayon ng pampasarap. Lalagyan ng stevia. Lalagyan ng kung ano-anong pampasarap. Doon po nagkakatalo. Iba po ang live green natin. Napakarami ko po sana na talagang pwedeng ma-share sa inyo. Pero ako po, parang nag-uumapaw talaga yung aking kalooban para i-share sa inyo. Namnamin lang natin kung ano ang gusto nilang ipahiwatig na talagang napakasimple lang po ng batas ng kalusugan. Sundin po natin. Pero nga po, sa kasimplihan, medyo kahihirapan po at mukhang ayaw paniwalaan. Ngayon po, sa akin, ito lang naman ang para sa akin. Pipili lang po tayo. Ano po ba gusto natin? Gusto po ba natin tayo ay alagain? Tinutulak sa wheelchair? Nagdadialysis? Pinahihirapan ang mga mahal sa buhay? Sinusubuan? Pinapaliguan? Ayoko pong mangyari yon. Kaya po ako, laban po ako. Kung iyon po gagawin ninyo, kayo din po ang mag-enjoy. Katulad lang po sa akin. Instead na ako ay alagain, instead ako ay pinaliliguan, eto po ako, puro lakwacha. At ang kalakwacha ko po, hindi po mga senior citizen. Ang kalakwacha ko po, yung mga nasa middle age, mga 40, 45, 35, 40. Hindi po ba masarap yon? Life is a choice. Ano po ba talagang gusto ninyo? Maging parusa sa pamilya nyo? Or tayo po ay magkaroon ng disease-free life. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Mrs. Sosa. Actually, isa na po siya sa nagbibigay ng napakaraming time o panahon dun sa blessing ng Panginoon sa kanya. Alam niyo po, pagka na-bless kayo at i-senior niyo yung blessing na binigay ng Panginoon sa inyo, lalo kayong i-bless ng Diyos. Kaya nga mula noong 1991, sino po ba yung first-timer? Taas ang kamay. Ibig ko lang pong paabot sa inyo ang aking pasasalamat dahil at least from 1991 to 2017, nakarating din kayo. Kaya nga lagi kong binabanggit, kung lahat ng umaatin ng seminar dito ng live o ng aktual, pag-uwi ninyo, kinuwento nyo sa kamag-anak nyo, pinsan nyo, kabit-bahay, hindi lang naman dapat ganito yung bilang natin eh. Na-prove ko naman na sa haba ng panahon, naging passion ko na ito eh. Ito po kay Theo yung nagpapaligaya sa akin eh. Maging part po ng buhay nyo. Yung lumusog kayo, kahit hindi kayo bumili ng produkto dito, ang numero ko sa akin, malaman ninyo, yung pagbe-vegetarian. Dahil pag ang isang tao ay nag-vegetarian, kumain ng bahay kubo kahit munti, ako'y naniniwala, malaking pera masasave nyo. At yung 8 laws of health na nakita ninyo, kailangan natin ng fresh air. Binanggit ni Ms. Sosa. Pag sinabing fresh air, dapat may negative ion, oxygen. Wala na pong magandang oxygen sa Metro Manila kasi masyado na pong polluted. Gawa ng sulfuric acid na binubuga ng diesel engine. Kaya kung gusto niyo makasumpong ng kalusugan, pumunta kayo sa sariwang kapaligiran. Kaya doon po ako nakatira sa Upper Antipolo. Paano gagaling yung sakit niyo kung oxygen ng dugo niyo kulang? Wala naman yung magic dito. Kaya alam niyo po ba lahat ng stage 4 na pasyente ko, katulad ni Daday Chavez, ang tagal na niya, hanggang ngayon.
talagang clear na clear, wala na siyang cancer. Saan siya tumira? Sa Baguio. May pasyente pa po kaya si Merl. Stage 4 din po siya. Sabi ko, basta humanap ka ng dagat. Nagpunta ng La Union. Gumaling yung sakit niya. Ang tanong, may bayad ba yung hangin? Eh kung po pwedeng ibote ko lang yung hangin eh. At bigyan ko na lang kayo ng libre, eh hindi naman po pwede. Eh karamihan ng mga tao, hindi nila alam. Alam niyo ba ang hangin, yung oxygen, especially sa high elevated area, binubus po niya ng immune system to fight the invaders. Ine-electrify niya ang blood. Yung energy level ninyo talagang lalakas. At ang oxygen, nagpupurify ng dugo. Natural cleansing, natural dialysis ng blood. Ang sariwang hangin. At yung digestive system ninyo, magtataka kayo, lalakas yung panuno nyo. At ang importante rito, napakaganda sa may mga sakit sa puso. Kaya yung mga nakatira sa mga malalayong lugar, sa kabundukan, ang lalakas ng katawan niya. Pero ang napakaganda, nakapapaganda ng brain. Kaya yung mga may problema na sa utak, kaya yung mga drug addict, yung mga nire-rehab, dapat dalhin yan sa malalamig na lugar nang ma-oxygenate ang brain. Kasi nagre-regenerate naman yan. Kailangan lang talaga i-combine ang cleansing at tamang lifestyle. And without the shadow of the doubt, ang fresh air, ano sabi, fresh air will purify the blood, refresh the body, and help to make it strong and healthy. It gives a helpful stimulus to the appetite, renders the digestion of food more perfect, and induces sound sweet sleep. Ang tanong ito, sino ang handa ng matulog sa sariwang hangin? Aba? Ilan lang yung nagtaas ng kamay. Eh ala, ako magagawa sa inyo. Basta ako na, ituro ko na, masaya na ako. At kung magkasakit kayo, kayo na, bahala. At ang oxygen ay nakapagpapatak. Nag-wow ka? Handa ka namang pumunta sa probinsya? Opo. Galing ako sa probinsya, Dok. Saan probinsya? This is non-GMO. 100%. And also, kung alam po ninyo yung processing, kasi po yung tinatawag na dugo ng katas ng wheatgrass or green kamut. Itong alfalfa, barley, and green kamut, wheatgrass po yun. Nang ito po ay aming pinagsama-sama, alam namin din na kumpleto yung tinatawag na green chlorophyll niya na nandun po yung mga essential minerals na kailangan ng dugo para mabilis na manormalize ang blood pH. Sa mga normal na pagpapaliwanag, para madaling maintindihan, ang katawan ng tao hindi po pwedeng magbigay ng natural na kagalingan. Kailangan munang maibalik ang dugo niya sa tinatawag na normal na chemistry ng dugo. Na ang chemistry ng dugo ay 745 to 745 and anything below 7, acidic. Lahat po ng may edad na at lahat ng may sakit, acidic po yung dugo niyan. At para mag-manifest po yung healing ng katawan, hindi po pwede nating dalin ang dugo sa normal na blood chemistry. At ang the best po na the same na molecules ay yung tinatawag na nanggaling nutrients sa lupa through photosynthesis na transfer sa damo, na pagkulek ng tinatawag na sustansya sa lupa ay napunta roon sa birding dahon, at yung birding dahon na yun, pag kinatas siya, nandun po yung alkalizing material na nagbabalik ng alkalinity ng dugo ninyo, at pag na-normal yung blood pH or blood alkalinity ng blood ninyo, healing will follow. Malinaw. And not only that, ginagamit ito for regeneration process. Remember, nagre-regenerate ang blood. Kita nyo kanina, umiilaw.
Pag napalitan ng bagong dugo ninyo na sang-ayon doon sa tinatawag ng design ng katawan ng tao, pag napalitan ng bagong dugo ninyo, yun din ang magiging tissue at yun din ang magiging organ, and after one year, based na yung organ ninyo o yung dugo ninyo doon sa tinatawag na nanggaling, saan? Sa damo, gulay. Amen? Hindi sa bangkay. Lahat po nang dumaan sa mataas na temperatura, walang nabubuhay na sustansya. Kaya huwag tayong masyadong naniniwala. Paniwalaan ninyo, pag-aralan ninyo, mag-analyze tayo, ano ba yung totoo? Sa ngayon sa pag-aaral, walang nabubuhay na vitamin C or any kinds of essential minerals or vitamins with high temperature. Kaya nagagamit natin ang reserve ng ating katawan. Kaya nang nakita ko na napakarami ang dinadapo ng karamdaman, the only way para mapabilis at maibalik yung ating pagkakautang ng mga sustansya na hindi nibigay sa mahabang panahon, kailangan natin gawin habang mayroong pangkakayanan para habulin natin ang inyong karamdaman, lalo-lalo na pag-cancer ang inyong sakit na dumapo sa inyong katawan. Ginawa ni Mrs. Sosa, every 2 hours. Eh kung magkamesang, bibili na isang boteng Librin. Isang linggo na, hindi pa naubos. Kuripot! Kasensya na kayo. Pilipino naman kayo. Isa naman ang dugo natin. Huwag kayo magdadamdam. Lecture lang po ito. Ang processing po ng paggawa nito, matapos po na patubuin, kasi marami ngayong sprout sa under the air conditioning. Pinagulang po ito ng maabot yung certain maturation niya. At nang naging magulang na, at birding na yung dahon niya, i-juice po ito. At matapos i-juice ito, inihiwalay po through vacuum separator yung bagong teknolohiya ng halaga po sa Amerika ng ginagamit na masin para i-separate yung tubig sa latak niya ay $50 million. Kaya ang kinukuha natin, hindi ito yung mga tuyong dahon na inyong gigilingin at ipapowder. Ito po ay i-genus at i-separate po yung latak niya. At yung latak na yon, yun po yung ating kinukuha. Kaya ang timbang po nito ay by gram. Per gram. Kaya kung bibili kayo at napapansin niyo hanggang doon lang yung sukat niya, yun lang po talaga ang binili niyo, hindi yung punong-puno yung bote. Kasi malulugi ako. Kaya nga pinapay one take one. Para lang huwag tipirin. At kung may diabetes kayo, napakabilis po ito. Kasi ang magnesium po kasi, ang insulin enzymes po, hindi po pwede mag-regulate ng blood sugar pag walang tinatawag na magnesium. Ang center element po ng green blood or green chlorophyll, magnesium. Ang center element naman ng dugo ay iron. Kaya pag nakapasok po itong magnesium na yan, i-regulate po niya yung tinatawag na lahat ng interactions ng nutrients para ma-regulate at ma-repair at mag-regenerate ang lahat ng organ ng katawan. Amen! Kaya sa kasimplihan, sabi nga ni Misosa, hindi mapaniwalaan. Pag gumamit po kayo ng Librin, kayo may sakit, kayo kiwala. Napansin ko po rito, pag gumaling na yung sakit, nawawala na. Ayaw nang bumili. Kahit paminsan-minsan, bumili kayo para bumalik po yung nakatawan ninyo. Sa sobrang ganda ng natutunan ko, guilty ako pag hindi ko na-share sa inyo. Pwede palang ma-reverse ang edad ng tao. Kaya nung matutunan po ni Betsy Kamen, isang sikat na tinatawag na doktor ng nutrition, pinatunayan niya na itong wheatgrass ay napakaganda na kung tawagin ni Age Reversal Supplement. Kaya kung gusto ninyong gumanda at bumata, I'm sorry, yung lumusog. Sorry, baka, eh kasi yung ganda, mayroong mga tao talagang pangit eh. Eh kahit uminom ka naman ng Librin, at yung ilong mo talaga eh, medyo mali yung pwesto niya. Eh wala akong magagawa. Pero kung may itsura ka at naging sakitin ka, pwede kong sabihin, lalo kang gaganda.
Pero kung wala kang ganda, wala tayong magagawa dyan. Tanggapin nyo na lang. Malinaw po ba? Pero pagpalaan tayo ni Mulusog, kahit na hindi kagandahan, gumaganda ang kanyang kompleksyon at lumalakas ang apil. Alam niyo po ba na napakaraming hindi naman maganda? Pag lumusog at nag-exercise, sumeksi yung katawan nila. Mas nagugustuhan pa kaysa maganda na malaki ang tiyan. Alam niyo po ba ang sikreto ng buhay? Una niyong laging isipin, ibalik ang nararapat sang-ayon sa pamantayan na binigay ng ating Panginoon. Ano ang sabi sa John 15:7, abide in me and my word abide in you. Ye shall ask and it shall be done unto you. Gawin mo, ikasundin mo ang lahat ng aking kalooban. Manalang sa iyo ang aking mga salita. Humiling ka. Lahat ng iyan ay aking ibibigay. Kaya kung kayo may mga karamdaman at humihiling kayo na ibalik ng Panginoon ang inyong kalusugan, napakadali lang sa Panginoon yan kasi nang ang ating Panginoon na bubuhay sa salibutan, ang unang-unang ginagawa niya, yung mga hindi nakakakita, binibigyan niya ng pag-asa, sila'y nakakakita. At yung mga hindi makalakad, tinuturuan niya na manampalataya sa kanya, sila'y nakakalakad. At yung mga patay na, kanyang binubuhay. Ano ba ang pagkakaiba? Samantalang nandun din naman ang ating Panginoon sa lugar na kinalalagyan niya, kanyang tinitingnan ang katayuan at kalagayan ng mga anak niya. Pupunta po ako sa Israel next month. Kasi yung binabasa kong history at ang Biblia, doon po ako nalong nanampalataya. Ang Israel pala, itinago nila yung record ng old world na bansa nila. Pati yung pinaglibingan sa ating Panginoon, nandun pa. Pati yung tinatawag na bundok ng Golgotha. Pati yung Jordan River. Lahat ng mga nakasulat sa Biblia at sa history at nandun pa. At yung pag-aaralan ninyo ang kasaysayan ng ating Panginoong Hesukristo na ating pinaniniwalaan, talagang mayroong Hesukristo na ipinako sa cross at namatay para bayaran ng alin? Kasalanan. Kaya tayo under amnesty. Lahat ng tatanggap sa ating Panginoon sa John 1:12 ay kikilalanin niyang mga anak niya. Hindi lang kalusugan ang ibig namin ipagkaloob sa ating mga kababayan, kundi yung kasiguruhan na kung tayo man ay dumating sa punto na tayo bawian ng buhay, kailangan malaman ninyo may panukal ang Panginoon sa inyo na tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Those who ever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Anong pinangako niya sa John 14? Huwag kayong magulunihanan. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng inyong kalalagyan. Ako'y muling babalik para balikan ko ang mga tao sa sanlibutan na nahulog sa kasalanan na sa pagitan ng dugo niya na kanyang binayaran na ang hinihingi lang ng Panginoon. Manampalataya sa pamagitan ng pagsunod sa salita niya sa banal na kasulatan. Amen? Amen. Ano ang sabi niya sa Exodus 15:26? Paniwalaan at panampalatayanan na sabi niya, kung inyong susundin ang lahat ng aking mga utos, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Pag sinabing pananampalataya, paniwalaan ang salita niya. Amen? Pero ang problema ng tao, yung pagsunod. Sinabi na nga na kumain ka ng tama. Eh ayaw. Wala siya magagawa. Kaya ngayong hapon, ibig ko lang paabot sa inyong lahat. Kung lahat tayo ay magkakaroon ng pagkakaisa, tayong mga Pilipino, pwede nating gulabugin at itaas ang antas ng pangkalusugan at maparami natin sa ating mga kababayan ang mag-change ng lifestyle. Changing from animal-based protein to vegetable natural protein. Amen!
Hindi pa kayo nagtataka? Yung kalabaw at kabayo, tupa at baka, damo lang ang kinakain nila. May nakita pa kayo na na-stroke at inatake na baka? Kambing. Wala namang kambing na nagkaka-diabetes. Eh siguro, hindi nyo pa na din itong kwento nito bago matapos. Lagi yung kinukwento ito eh. Yung misis ko kasi, nung kami nasa Amerika, meron siyang ka-office mate na taga-Vietnam. Eh sa Vietnam, nung panahon may giyara, pag na huli ka, pinagtatrabaho, yung kalalakihan, hindi pinapakain hanggang mamatay sila. Nag-usap-usap yung pamilya na makikita sila sa isang lugar, pupunta ng Amerika. It happens, natrap yung ama. Habang pinagtatrabaho yung ama, hindi siya pinapakain ng tama sa katawan niya. Nararamdaman niya, bumibigay, tumihina na yung katawan niya. Unang pumasok sa isip ng lalaking ito, yung kinakain ng kalabaw at kabayo. Ang sabi niya, ako tao, mas malaki ang kidney at ang liver ko. Kung sila'y nabubuhay sa damo, dahil hindi naman sila namamatay, hindi rin ako mamamatay. Kaya ang ginawa ng taong ito, kaysa mamatay ako sa gutom, bumunot ng damo. Kinain ng damo. Habang inunguyan yung damo, gumanda ang kanyang kalakasan. And after 1 month, lumaki ang katawan. Parang naging kambing at kalabaw. Nakatakas sa Vietnam. Tumalino. Nakarating ng Amerika. Ang pinasalimatan niya, yung damo. Kaya kung gutom na kayo. At wala kayong pambili ng live green. Doon na lang kayo pumunta sa parang. Ayan yung mga umatay ng seminar, hindi makabili ng live green. Ano, bumubunot ng damo. Eh bakit? Anong pagkakaiba? Parehas lang damo yan. Meron nga akong alam eh, hindi makabili ng wheatgrass. Ang ginawa niya, kinain niya dahon ng palay. Magas pa nga lang. Di magtiis ka. Alam niyo, nung malaman ko po itong sekreto ng birding ito, tuwan-tuwa ako. Isa pang kwento, okay lang po. Dito po pala sa Pilipinas, ay meron ding mga Pilipinong hindi nagkaroon ng problema yung pamilya niya. Naubusan ng pera. Kasi galing ng Bisaya, pumunta ng Luzon, naubos ang pera. Eh, namihina na, namumutla na. Hindi na kaya nila. Ang sinabi rin ng ama, matalino siya. Ang sabi niya, bakit hindi natin subukan kumain ng damo? Ang sabi ng ama, total naman. Kinakain naman ng mga hayop yan. Mauna na ako. Manood kayo para kung malason, ako lang. Ginawa ng ama. Kumain ng damo, minalot. Naglalaway pa. Tumutuloy yung laway dito. After 10 minutes na nakakain ng damo, pumula-pula yung balat niya. At lumakas siya. Sabi niya sa mga anak niya, okay mga anak, magsikain na kayo. Okay ang pakiramdam ko. Ang ginawa ng mga anak, nagsikain ng lahat sila. Habang may dumarating na sasakyan na naka-expedition, isang attorney pala, nakita ang buong pamilya na kumakain ng damo, naawa yung lawyer. Ang sabi ng lawyer, kailangan kong tulungan ito. Ang sabi ng attorney, sumaki kayo sa aking expedition. Bubusugin ko kayo sa aking tahanan. At nang sila'y sumakay na at pauwi na sa kanyang napakalaking bahay, nang sila'y nasa gate na, at habang binubuksan ang gate nila, napakaluwang po ng loan nila. Ang haba ng damo. Ang sabi ng lawyer, sige na, simulan niyo na, sasawa kayo dyan. Akala ng pamilya, papakainin sila ng talagang pagkain na paborito nila. Kaya ako lang po nabanggit yan, ang katas ng damo at gulay, nagiging dugo. Kung ano yung kinain ninyo, iyon ang magre-represent
ng dugo ninyo. At ang dugo ninyo ang magbubuo ng panibagong tissue at organ ng katawan ng tao. Kaya pag napuno ninyo within 3 months yung cell structure ng katawan ninyo, ang babalot na na pinakapundasyon ng dugo ninyo ay nanggaling sa pagkain natural. Paglipas ng mga ilang buwan, marirealize ninyo, hindi na kayo basta-basta dadapuan ng karamdaman. Okay lang isang kwento pa? Kasi nasa dugo eh. Hindi ko makalimutan itong kwento to. Meron pong isang Ilonggo. Sino po yung mga taga-Ilonggo? Iloilo, tasa kamay. Iloilo. Meron pong isang Ilonggong napakayaman. Ang sabi ng mga kamag-anakan, nagkaroon po at dinapuan siya ng cancer of the blood. Kasi ang mga Ilonggo, matatakaw ng karne. Totoo ba yan? Nang nakasakit ng cancer of the blood, hindi malaman ng pamilya kung anong gagawin. Ang sabi ng doktor, the only way for you to prolong your life, you must be willing to undergo with these kinds of blood transfusion. And if you are not gonna go with it, you are going to die. Finally, the whole family decide that they are going to look with the same blood type. And it happens na walang makita at masumpungan sa lahat-lahat ng kanilang pinuntahan. And it happens dahil nagpabigay sila ng maraming impormasyon na kasumpong ng katulad ng kanyang blood type sa kailukanuhan. Isang Ilocano ang nasumpungan na may katulad ng blood type ng Ilonggong ito. At ang malaman naman ng isang Ilocanong ito na yung dugo niya ay makapagdadagdag ng buhay ng Ilonggong ito, ang sabi ng Ilocanong ito, i-dudunay ko dahil gusto kong makadagdag at makatulong sa napakayamang Ilonggong ito. Nang masalinan ng dugo ng Ilocano, ang dugo ng Ilonggo, pumula yung balat sa katuwaan po ng Ilonggong ito dahil hindi niya halos mapaniwalaan na para bang ang pakiramdam niya ay wala na siyang karamdaman. Binigyan ng 1,000,000 piso. Ito pala mga Ilonggo. Pag may nagawa kang kabutihan, gumagante pala ito. At binigyan pa ng 1 branyong sasakyan. Nagulat ang Ilocanong ito dahil siya nakatira lang sa kabukiran. Mahirap na tao lang. Kaya habang bininangan ng 1,000,000 piso, nagluluha at namumutla itong Ilocanong ito. Kung ganito naman pala, ikakalaki yung perang kikitain ko, dapat ika, pinaubos ko na yung dugo ko. Napakaganda pala ikang negosyo. Sabi niya, from now on, itutunate ko lagi yung dugo ko. Nang tinanong ko ano yung diet ng Ilocano, mahilig pala siya sa palbos ng kamote, sa luyot at balungay. Ikaw nanay, mahilig ka ba sa saluyot? Nang makalipas ang 3 buwan, bigla na namang unti-unti na namang bumababa ang dugo ng mayamang Ilonggong ito. Nagpahanap na naman ng panibagong dugo, walang masumpungan. Ang sabi ng Ilonggong ito, hindi tayo mga problema dahil merong isang Ilocano na nag-donate ng dugo, kaya ganito ang katawan ko. Ipinatawag ang Ilocanong ito nang madinig ng Ilocano. Ninervyos po siya. Hindi na ika maiwasang maging multimillionaire ako. Nag-aroplano. Pagdating sa emergency, ang sabi doon sa kukuha ng dugo, kunin nyo ng lahat ang dugo ko. Patay kong patay. Dahil alam niya, napakalaking pera ang iuwi niya sa kanilang lugar. Nang masalinan naman ang ikalawa ang dugo ng Ilonggong ito, ng dugo ng Ilocano, hindi lang triple ang naging lakas niya, luminaw pa yung mata. Ang ginawa ng Ilonggong ito, pinatawag ang katulong niya, kumuha kayo ng ballpen. Ay, naku po, mukhang gagawa na ng testamento. O baka i-checkin na lang niya. Yung pala.
Dito muna ako, nanay, kasi pag nakikita kita. Yun pala, ang ginawa ng ilong mong ito, sumulat ng thank you letter. Sulat ng pasasalamat. At tinawag ang kanyang driver. Ang sabi sa driver niya, bumili ka ng 6 na supot ng piyaya. Dahil ka, baka masyadong magutom siya dahil malayo ang uwian niya. Nagulat ang Ilocanong ito. Ang sabi niya, nung una 1,000,000 piso, may brand yung sasakyan ako. Bakit ikaw ngayon, triple yung naging lakas niyo? Ito lang yung iuwi kong pera sa pamilya ko. Ang sagot ng Ilonggo, alam mo ba, Eka, na ang lahat ng dugong na nanalaytay sa katawan ko ay hindi na dugo ng Ilonggo, kundi dugo ng purong Ilocano. Kuripot!